Marami sa atin ang mamamatay, ngunit habang panahon tayong aalalahanin sa bawat pahina ng kasaysayan bilang mga tagapagpalaya ng bayan hanggang sa may dugoy uubusing itigis. Kung sa pagtatanggol, buhay may mapatid, ito na may karangalan na sa atin ay langit. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng mga taong nagtaglay ng kakaibang lakas at tapang sa laban. Ipinagsanggalang ang bayan laban sa di mabilang na mga kaaway nang di umaasa sa tulong ng mga dayuhan. Dahil malalaman mo lang kung gaano kakalakas kung wala nang ibang paraan kundi ang pagiging malakas. At minsan pa masasabi mo na ang magaling na pinuno ay hinuhubog ng digmaan at hindi yan basta-basta isinisilang lang. Ang kwento ni Colonel Salvador Rodolfo Sr. o yung tinaguriang The Phantom, ang taong hindi namamatay sa laban. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Salvador Rodolfo ay isinilang noong 7 ng Pebrero taong 1919 sa bayan ng Bato sa Catanduanes. Siya ay nagmula sa lipi ni Don Juan Rodolfo na isang Kastila na nanirahan sa Pilipinas noong 18th siglo. Nagpakasal siya sa anak ni Dato Bantog na pinuno sa isa sa mga tribo sa Catanduanes upang maghatid ng kapayapaan sa noon ay kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga Kastila at mga native sa lugar na yun. Maraming mahalagang papel ang ginampanan ng mga Rodolfo pagdating sa politika sa Catanduanes noong panahon ng mga Kastila. Maging ang kanyang tatay ay minsan ang naging mayor sa bayan ng Bato at hindi man lang nakaranas ng pagkatalo sa mga halalan. Nang pumutok ang 2 digmaang pandaigdig, isa si Salvador Rodolfo sa tumalima sa panawagan para ipagtanggol ang kanyang bayan sa murang edad na 23 anyos. Naging veterano na kaagad siya sa digmaan nang maging bahagi siya ng 3 buwan na walang humpay na bakbakan sa makasaysayang Battle of Bataan. Masakit ang bahaging ito ng ating kasaysayan dahil talagang napakalakas ng mga hapon sa pagsisimula ng digmaan. Nagapi nila ang pwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano hanggang sa mapilitang sumuko ang mga ito sa laban na nauwi nga sa bantog na Death March. Naging bahagi at survivor din si Salvador sa nakakapangilabot na pagmamartsa na ito patungo sa kamatayan. Nang sila ay makarating at ikinulong sa Camp O'Donnell sa Capas sa Tarlac, dito niya nakilala at nakasama naman si noon ay Lieutenant Ferdinand Marcos. Nakapwa niya survivor din sa Death March. Gaya din sa karamihan sa ating mga magigiting na kawal ng bayan, ipinagpatuloy din ni Salvador Rodolfo ang pakikipaglaban bilang guerrilla fighters na nagbibigay pag-asa sa ating mga mamamayan noong mga sandaling wala pang sapat na kakayahan ang ating puwersa habang naghihintay ng pagbabalik ni General MacArthur. Pero ang natatanging pagkakaiba ni Salvador sa kanilang lahat ay nagawa niyang palayain ang kanyang bayan nang di na kinakailangan pa ang tulong mula sa mga Amerikano. Pagkalabas niya sa prison camp sa Tarlac, muli siyang nagtungo pabalik sa kanyang probinsya at doon binuo niya ang Catanduanes Liberation Forces. Sila ay nakilala din sa pangalang Liberators Battalion na nakapailalim naman sa Bicol Brigade Guimaras. Bilang mga guerrilla, naging matagumpay ang kanilang mga pag-atake sa kalaban. Dito naman niya tinaglay ang bansag na Phantom o yung taong hindi namamatay na hango sa sikat na Phantom Comics noong huling bahagi ng dekada 30. Paanong hindi niya tataglayin ang bansag na ito matapos niyang maraming beses na mapabalita na namatay na daw siya sa laban? Ngunit paulit-ulit pa nilang nakikita si Rodolfo na nakikipagbakbakan kung saan may presensya ng mga hapon. Kalaunan, tinaglay niya na din ang ranggong Colonel Salvador Rodolfo matapos ang sunod-sunod at matatagumpay na kampanya ng guerrilla unit nila. Si Colonel Rodolfo ang naging overall commanding officer ng Liberators Battalion na may sakop sa buong isla ng Catanduanes. Ang mga tagumpay na ito rin ni Colonel Rodolfo ang kumuha ng malaking respeto at tiwala mula sa pamunuan ng puwersang Pilipino at Amerikano. Dahil limitado pa lang ang ating puwersa ng mga panahon na yun,
mas kailangan nilang mag-focus sa ibang bahagi ng bansa na malakas ang banta ng mga kaaway. Nagresulta ito ng pagkakaabandona ng tulong ng mga sundalong Amerikano sa hukbo ni na Colonel Salvador. At tuloy na nilang ipinagkatiwala ang pagkuha ng kalayaan sa mga sarili nila. Ito ang pinakamalaking misyon na ginampanan ni Colonel Salvador Rodolfo, kasama ang purong hukbo ng mga Pilipino dahil sa kanilang mga balikat iniatang ang magiging kapalaran ng buong probinsya ng Catanduanes. At dito na nga nagsimula ang kasaysayan ng mga maalamat na mandirigma ng buong Catanduanes Liberation Forces. Walang takot nilang sinagupa ang mga kalaban at isa-isa nilang pinalaya ang bawat bayang pinamumugaran ng mga Hapon. Sinakop nila at sinunog ang mga garrison ng mga Hapon kasama na ang mga pinakamalalaki at pinakamalalakas nilang himpilan sa Panganiban, Katamkan, Batalay at sa Birak na sentro ng Catanduanes at gobyernong Hapones. At sa anong paraan natin maisasalaysay ang kahusayan ni Colonel Salvador Phantom Rodolfo sa laban? Heto ang halimbawa. Madaling araw pa lang noong unang araw ng Pebrero taong 1945, maaga niyang inassemble ang kanyang hukbo sa bayan ng Baras upang simulan ang misyon sa pagdalo ng espesyal na misa para sa kanilang lahat. At pagkatapos ay magmamartsa sila patungong bayan ng Bato sa kanyang lupang sinilangan upang makapagsanib sa iba pang mga kasamahan nila na nandoon. Ang kanilang misyon ay salakayin ang pinakamalaking garrison ng mga Hapon sa bayan ng Birak na sentro nga ng Catanduanes. Habang sila ay nagmamartsa, iniwasan nilang daanan ang baryo ng Buena Vista sa Bato dahil matatanaw sila doon ng mga sundalong nakabase naman mula sa isa pang malaking garrison na nakaposisyon sa itaas ng kabundukan ng Batalay. Napakagandang strategic position na yun ng mga sundalong Hapon para magbantay. Ngunit anong laban nila sa sariling estratehiya ni na Colonel Rodolfo? Habang sila ay nagmamartsa patungong Birak, nauna nang nagpahatid ng paunang utos si Colonel Rodolfo sa mga gerilyang naghihintay doon na magsagawa ng pang-aambush sa mga patrol ng Hapones, hindi upang sugpuin ang mga ito, kundi ang iparamdam sa kanila ang kwersa ng mga gerilya sa lugar. Nagresulta ito ng pagkakasugat ng ilang sundalong Hapon dahilan para itigil nila ang pagpapatrolya noong araw na yun. Nang sa ganun, walang makakita sa pwersa ng Liberators Battalion na nagmamartsa papalapit sa kanila. Samantalang sa kabilang dako, habang nasa daan, patuloy si na Colonel Rodolfo sa pagkalap ng mga volunteers para magmartsang kasama nila. Habang lumalapit sila sa bayan ng Birak, patuloy na dumarami ang kanilang bilang. At dahil hindi ganun kalakas ang kanilang mga armas, binigyan niya ng mga palapa ng niyog ang mga tao habang nagmamartsa. Dahil alam din ni Colonel Rodolfo na hindi na nila maitatago ang malaki nilang bilang mula sa mga sundalong nagmamatsyag mula sa garrison sa taas ng kabundukan ng Batalay. Nang sa ganun, makita man sila ng mga sundalong nasa taas, magdadalawang isip ang mga itong salakayin sila sa baba dahil mula sa kanilang kinalalagyan ay matatanaw nila ang malaking bilang ng hukbo na nagmamartsa na armado ng mga paklang ng niyog ay magmimistulang mga mahahabang kalibre ng baril. Ito na rin ang naging dahilan kung bakit hindi nakapagpadala ng reinforcement at tuluyang masakop ang garrison na yun sa hiwalay na laban. Alas 8 na ng gabi na makarating ang hukbo ni na Colonel Rodolfo sa Pransya. Ito yung poblasyon sa Birak. Pagod na pagod sila sa maghapong pagmamartsa na nagmula pa sa ika-apat na bayan simula madaling araw. Ngunit ang maganda, ang lahat ay naaayon sa plano. Nakalampas sila sa garrison sa Batalay at nakarating sa kanilang pupuntahan nang walang humaharang na nagpapatrolyang kalaban sa daan dahil nga sa naunang pang-aambush nung araw na yun. Kumain lang sila ng kaunti dahil sa limitadong supply habang nagpapahinga at naghahanda para sa pagsisimula ng pagsalakay bago pumutok ang liwanag. Dahil na rin sa mga impormasyong ibinigay sa kanila ng isang Japanese national na pro-Pilipino noong panahon ng digmaan, nalaman ni na Colonel Rodolfo na mga sundalong Hapon sa loob ng garrison ay regular na nagtitipon tuwing alas 4 ng madaling araw upang manalangin at gawin ang iba't iba pang mga sarili nilang ritual. Napagtanto ni Colonel Rodolfo na ito ang pinakamainam na sandali upang umatake sila kung kailan kumpul-kumpul at hindi nakahanda ang mga kalaban.
At pumasisyon na nga sila bago ang oras na yun. Kinabukasan na at ikadalawa na ng Pebrero. At sa kanyang hudyat, isang malaking bugso ng sabay-sabay na pag-atake ang inilunsad nila. Bulagta kaagad ang higit sa kalahati ng bilang ng mga kaaway, habang ang marami pa ay mga sugatan na rin. At sa isang iglap, bentahe kaagad kina Colonel Rodolfo ang labanan na yun. Buong araw sila nakipagbakbakan laban sa dumedepensang mga Hapon. Inabot pa ito ng kinabukasan at dito nasaksihan ni Colonel ang kagitingan ng mga kapwa niya katandong anons na hindi naalintana ang pag-ulan ng bala kung makipagpaligsahan ng putok para sa pinakamimithing kalayaan. Sa loob ng 2 araw na walang humpay na laban, 9 na gerilya pa lang ang namamatay sa hanay ng Liberation Forces ni na Colonel Rodolfo habang higit 100 na sa panig ng mga sundalong Hapones. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Patuloy sa pagtawag ng reinforcement ang mga kalaban at hindi na rin nakarating ang mga nagmula sa garrison sa Batalay dahil nasakop na rin ito ni na Colonel Rodolfo at sinira nila ang mga linyang pangkomunikasyon doon. Wala na silang aasahan tulong mula sa Catanduanes. 5 ng Pebrero, 3rd araw naman ng walang humpay na bakbakan nang matanaw nila mula sa di kalayuan ang paparating na reinforcement ng kalaban na lulan ng 2 malaking vessel. Nagmula pa sila sa pwersa ng Japanese Imperial Army na nakabase naman sa Albay. At sa pagkakataong ito, kailangan ni Colonel Rodolfo na makapag-isip kaagad ng paraan dahil wala na silang kalaban-laban sa paparating na pwersa. Dahil nga sa kukunti na lang ang kanilang supply at nalagasan na rin sila ng mga tao habang ang mga natitira pa ay mga pagod na rin sa ilang araw na walang humpay na labanan. Pero bilang pinuno, kailangan niyang maging matatag. Kaagad niyang tinipon ang kanilang hukbo at nanalangin na bigyan siya ng karunungang gumawa ng desisyon. Sa harapan ng lahat, nagwika siya ng ganito. Ang malaking pwersa ng mga kalaban ay paparating na. Meron akong 2 pagpipilian sa inyo. Ang isa ay aatras tayo patungo sa bundok para ikubli ang ating mga sarili habang hinihintay ang pagdating ng pwersa ng mga Amerikano na tutulong sa atin. Pero sinisigurado ko sa inyo, sa ating pag-atras, susunugin nila ang buong bayan at ang lahat ng mga taong sibilyan na kanilang madaraanan ay siguradong imamasakar nila bilang ganti. At ang isa pa na maaari nating gawin ay uulitin natin ang kasaysayan sa Battle of Thermopylae. Mananatili tayo dito sa labanan hanggang sa huli. Marami sa atin ang mamamatay, ngunit mananatili tayong buhay magpakailanman sa mga pahina ng kasaysayan bilang mga tagapagpalaya ng Catanduanes. Sa mga salitang ito, lalo pang nagumapaw sa puso ng mga taong ito ang pagiging mga anak ng bayan. Wala sa kanila ang umatras sa laban at inihanda ang huling pagtatanggol sa bayan. Pinalipat ni Colonel Rodolfo ng posisyon ang mga gunner ng 50 caliber machine gun mula sa harapan ng garrison patungong dalampasigan. Sa utos na bakbakan ang mga kalaban sa oras na lumapag ang mga ito sa vessel at ipagtatanggol nila ang kanilang hanay sa lahat ng paraan. Habang sila ay nakahanda na sa huling pagdepensa, walang ano-ano'y tila ba dininig ng taas ang kanilang panalangin. Biglang napadaan sa lugar ang nagpapatrolyang US Navy bomber kasama ang ilan pang eroplano. Natanaw nila ang 2 malaking vessel na lulan ang reinforcement ng mga Hapon. Binagsakan nila ito ng bomba mula sa taas na kaagad ikinawasak at paglubog ng isa sa 2 habang ang isa pa ay nagtangkang tumakas. Ngunit nasapul din ang bomba sa may bahagi ng nagngangang buaya. 4th na ng labanan noon. Inutusan naman ni Colonel Rodolfo na tugisin ang mga tumatakas na kalaban mula sa 2 vessel na lumubog. Nahuli nila ang mga ito at binabaril ang mga tumatangging sumuko. 6th Pebrero, 5th ng walang humpay na labanan, nakikita ni Colonel Rodolfo na mukhang imposible na nilang masakop ang garrison na yun dahil sa mahina na ang kanilang puwersa sa sobrang pagod ng mga tao. At dili kaya naman ay sugatan na ang iba sa ilang araw na walang humpay na bakbakan. Nauubusan na rin sila ng supply sa pagkakataong ito. Muli siyang lumuhod at nanalangin kasama si Lieutenant Mauricio Tacorda para muling humingi ng karunungan. Kinahaponan ng araw na yun, mula sa kawalan, muling nakatanaw ng pag-asa si na Colonel Rodolfo na sumagi sa isip nila na gumawa ng malalaking kumpol na dahon ng abaka na noon ay likas sa kanila.
marami silang makukuha nito sa buong paligid. Pinaliguan nila ito ng gasolina at ipinosisyon sa lugar kung saan marin nilang pagulungin papalapit sa nasabing garrison. Kinabukasan, 7 ng Pebrero, kasabay din ng kanyang 26 na kaarawan, isang linggo nang nagaganap ang walang humpay na bakbakan. Sa tulong ng napakaraming kumpul ng mga nagliliyab na abaka, inihatid nila sa impyerno ang buong garrison ng mga Hapon. Kinagabihan, nagkalat na ang mga patay sa hanay ng mga kalaban. Isa lang ang nahuli nilang sumuko na ayon pa sa kanya ay nagsagawa daw ng ritual na sakripisyo ng pagpapakamatay ang mga natitirang sundalong Hapones nang maramdaman nilang papasukin na sila ng hukbo ni na Colonel Rodolfo. Sabay-sabay silang nagbaril sa sarili habang isinisigaw ang salitang Bansay na ang ibig sabihin ay long live sa kanilang emperor sa wikang Hapones. Kinabukasan, 8 ng Pebrero taong 1945, nagpatrolya na si na Colonel Rodolfo sa buong paligid ng garrison para sa mga nakatakas na kalaban. Ngunit wala na silang natagpuan dito maliban sa mga nagkalat na bangkay ng mga sundalong Hapones sa paligid. At sa kanyang utos, walang humpay nilang pinatunog ang kampana bilang hudyat ng pagwawakas nang malamat na tinaguri ang Battle of Birak. Nagbunyi ang buong bayan sa tagumpay ng Catanduanes Liberation Forces. Idineklara ni Colonel Salvador Rodolfo ang kalayaan ng buong probinsya ng Catanduanes noong araw din na yun at buong puso niyang pinasalamatan ang lahat ng mga tao na sumuporta sa kanilang pagmamartsa mula sa bayan ng Baras hanggang sa Birak na siyang naging susi ng kanilang tagumpay at naging pinakamagandang regalo ito sa kanyang kaarawan at pinakamatamis na sandali sa kanilang mga buhay sa buong probinsya. Samantala, buwan ng Abril pa taong 1945, nang dumating ang malaking puwersa ng mga hukbong Pilipino-Amerikano sa Catanduanes para palayain ito. Ngunit noong mga sandali na yon ay 2 ang tinatamasa ng mga tao doon ang tagumpay sa pamumuno ni Colonel Rodolfo. Pagkatapos ng digmaan, naging mahalagang bahagi si Colonel Rodolfo sa politika sa lalawigan nila at humawak siya ng mahalagang posisyon sa gobyerno bago nito napagpasyahang magtungo na lang sa Amerika noong taong 2002 para doon na lang gugulin ang mga nalalabing bahagi ng kanyang buhay. 9 ng Enero taong 2012, nang pumanaw siya sa isang ospital sa Thousand Oaks sa California dahil sa sakit na dala na rin ng kanyang katandaan. Si Colonel Salvador Rodolfo, na tinaguri ang phantom o yung taong hindi namamatay sa laban, ay pumanaw sa edad na 92 taong gulang, isang buwan na lang bago ang kanyang 93 kaarawan. Marami sa atin ang mamamatay, ngunit mananatili tayong buhay magpakailanman sa mga pahina ng kasaysayan bilang mga tagapagpalaya ng bayan. Ikaw kaibigan, may puwang pa rin ba dyan sa puso mo na nagnanais maging bahagi ng bawat pahina ng kasaysayan? Sa paanong paraan mo nais isara ang aklat ng iyong buhay? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!